Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagsubok. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang magkaasal sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan. Ang iyong dakilang pagkamawain ay naibabaw sa aming ginagawang kabutihan at iniadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumabaw upang kasalanang ipinangambang hingi ng kapatawaran ng buti namin takot na ikaw ay lapitan. Ayong patawarin ang lubusan at ang kinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makanta. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni San Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong hinaligdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo nang iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo nang iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gulitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating yang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na nilirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Buon natin, lagi natin gulitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan sa lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo't matapat. Ako ng buong natin,
ligtas ay dulot sa mga hinira, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin, Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumagod siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa kaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa angat ng iskriba na huwag siyang wabas na kayaya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, hinubog, binumbog, at alos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan naman ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakatusay siya ay dumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang libida. Ngunit tingnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang inarang at siya inahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alang ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, tumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay patuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya ang dugo ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isa sa mga paginilay na ipinamamanig ko sa amin sa Ebanghelyo ay yung pong libita at saserdote ay lumihis na nagtas. Well, dahil po bahagi po ng batas na pinangahawakan ng mga Hudyo na itong mga tao ito ay hindi dapat umawak na mga itinuturing nating marumi. Sapagkat sa oras sa sila'y humawak sa marumi. Ano ba yung itinuturing na marumi?
kasama na po din yung dugo. Kasi duguan yung isang ito na pinugbog na magnanakaw. So, sa oras na sila ay makahawak ng dugo, ay ito ay hindi pwede sa hindi sila pwedeng mag-perform ng kanilang duty bilang saserdote at bilang levita. Kasi yung batas ng Hudyo. Bahagi yun ang kung saan ay binibigyan na an opposite side na mabuti pa itong itinuturing na Samaritano. Ito yung tinuturing ng mga Israelita na mga outsiders. Well, they are not obliged by the law. Wala silang batas na sinusunod ng bilang Hudyo. Pero ito yung binigyan ng pansin ni Jesus dito sa kanyang kwento na nagpakita ng habag. Kasi ito yung pinag-uusapan natin ngayon, lalong-lalong na po ngayon taon ng habag. So, medyo may talim yung pagkikwento ni Jesus sa paggamit niya ng kwento ng The Good Samaritan. Na hindi lamang po sa pagkikwento sa Samaritan, ngunit inapahayag niya rin po na ano bang uri ng batas mayroon tayo. Ito bagay yung batas na ito na naghihinder. Ito bang mga batas na ito ang umipigil na tayo ay magpahayag ng awa na katulad na restriction na ibinigay sa mga saserdote at levita. Or, kung tawagin po natin, ito pagay yung hamon na ipinamamanig ni Jesus na yung pagtawag ng awa ay pwedeng pumasak sa mga batas na hindi kaakibat nito. Kasi kung babalikan natin yung unang pagbasa, medyo mabigat din po yung panayan na ipinahayag ko sa atin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galicia. Ano sabi niya? Sabi niya po rito ay hayaan niyo ulang ulitin ko. Sinabi na namin at inuulit ko. Sabi, inuulit pa rin ni San Pablo. Kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, baka sumpain siya. Very strong language. Baka sumpain siya. Well, kung sa English, medyo hindi masyadong mabigat. Oh, to him. Pero bahagi yun ang upusin ko, no? Ay medyo mabigat sa Tagalog. Baka sumpain siya. Kaya ito yung hamon ay binibigay ni Jesus, no? Yung kahalagahan ng awa na implicitly ay pinapahayag niya na should not bow ng uri ng iyong pamumuha. Kasi yung kausap ni Jesus ay isang iskriba, bagamat hindi pareseyo, bagamat hindi libita o saserdote, pero ang sabi niya, show mercy. May mga batas pa tayo na puminsan ay nagpipigil sa atin na magbigay ng awa.
Nawa rin po ay huwag nating hayaan na maka-inact tayo ng batas na sumisikil sa ating pinaniniwalaan, sa ating pananampalataya. Kaya nga po, yun yung patuloy nating pagbugon. Ito'y naramdaman natin noong RH Bill. Kasi itong batas ay hindi dapat isang batas na sumisikil sa ating pinaniniwalaan. At kinakailangan din natin irali ang tao para maging maliwanag na hindi yun ang pamantayan na dapat na mamayani sa daigdig na ito, dahil tayo'y nabibilang sa lipunan na kung saan yung batas na ito ay ipatutupad. Kaya kumisa, kinakailangan din natin ng suporta ng mas nakararami. Kumisa, ito rin po ilumalabas na kinakailangan pa pala talaga nating ituro yung ating pananampalataya para maunawaan ng marami at nawa ay makita. Pero yun ang isang malaking hangin. May mga batas ba tayo na sumisikil sa pinaniniwalaan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano at Katoliko? Kaya medyo mayroong kabigatan yung Good Samaritan. Pero ito pa rin yung patuloy naming paanyaya, na tulad ng pinahayag ng doon sa Eskriba, humayo ka at gawin mo rin. Yung alin, yung magpakita ng habag. Kaya, bahagi mo ng pagkilos sa conclusion po, no? Medyo may bigat, kasi alam natin kapag sinabi nating habag, ay hindi yun utos, habag eh. Pero sabi na namin, kung katulad ng pangyaya natin kahapon, kung maging bahagi na ng ating sistema, kasi yun ay isang pamamaraan ng buhay, hindi mo nga lamang gagawin ito sapagkat iniutos sa'yo. Yan ang ginagawa ko ito sapagkat ito'y pinaniwalaan mo na higit na makatutugot sa pangyaya na ipinahayag ng buong may kapatid. Ito yung bunga na nagmumula din sa awa ng Diyos. Sapagkat makapagbibigay lamang tayo ng habag din sa iba kung naranasan din natin at nararamdaman natin yung habag na ibinigay ng Diyos. At alin yun, wala iba kundi ang kaligtasan. Nakita po natin na we can only show mercy if we only receive and understand our experiences of God's mercy. Kaya bahagi yung nakuntusin po, ano? Kasi sabi nga natin, awa eh. We do not deserve it. Hindi natin karapatan. Pero ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kundi naman, hindi nila karapatan. No one has the right. Pero ipinagkakaloob natin. But why? Ha? Gawa ng awa. Gawa ng awa. At ito po nawa yung ipanalangin natin sa harapan ng Roma na Papa. No? Na nawa po ay maisa katuparan natin lalong-lalo na ngayong taon
ng awa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligtad ng Diyos amang makapangyarihan. Ama namin, lumika, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng Diyos. Iniambilin at sa pagdiriwang ng dapat namin ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na may sumaamin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagpupunso lupang gunitain, ang kamatayan para kami buhayin, pagitiwala ng sanina ni gayang di malilimot, sa pagkabuhay niya sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng paghihanda para sa pagbabalik ng totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong
kadakilaan. Manaming banal ikaw ang mukalimtan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalahon na ito upang para sa amin yung maging katawan at buo ng aming Panginoon, Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa katunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, inagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daybreak. Ispusin mo kami sa pag-ibig kay sa aming Francis ni Benaventura at ang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karalangan mo sa pamagitan ng mga anak na aming Panginoong Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa Kanya lahat ng parangal, papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. So, bahagi na kung saan ay manikluhod tayo sa harapan ng buong kapal. Upang lubos nating maramdaman ang kanyang awa at may bahagi natin ito sa iba.
Muling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan na bilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan mo sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin mo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi po sa inyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan.
Lumuhod po tayo para sa panalangin kay San Martin, patron ng mga may sakit. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming idulog sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pagmamahal. Buong kababaan loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa batalang manggagamot na ipagkalob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahalig pagkalob mo sa pagsalo namin sa pagkainuming banal. Kami maging katawan ni Kristo na aming pinapakinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Broken heart.